Ito ba yung insulto sa iyo, Mr. President? Ito ba yung insulto sa ating institusyon sapagkat ang bawat isa na naglukluk sa atin bilang senador ng Republika ng Pilipinas, nung tayo po ay binoto, tayo po ay binoto bilang kinatawan nila as national leaders, Mr. President. Not as district representatives, not as party list representatives, but national leaders. Is this an insult, Mr. President? Is this disenfranchisement, Mr. President? Disenfranchisement of the very sacred right of every Filipino, the right to suffrage, Mr. President. Hindi lang ito, insulto, Mr. President, kung isang pang-iisa, isang panlalamang, at isang, I don't know, ano pang Tagalog na pwede kong sabihin dito. Kung Bisaya lang, Mr. President, mas marami pa akong masasabi. Para sa mga lalaki't babaeng nabudol, nasamantala, at na-realize nila na sila'y niloko at ginoyo ng peking initiative na ito, PI din, Mr. President. After 24 hours, Mr. President, libu-libong complaints, picture ng text messages, picture ng mga aktibidades, Mr. President, ang ating nakalap. 90%, ginong Pangulo, 90% na mga nagre-reklamo, sinasabi ang pangalan ng kongresista, pangalan ng mga staff ng kongresista, pangalan ng mga chiefs of staff ng kongresista. Mr. President, nagkataon lang ho ba ito? Nagkataon lang ho ba ito, Mr. President, ang tanong ko. Sa tingin niyo po, ginong Pangulo, kayo po na nagsabi na meron din po kayong nakausap na ilang kongresista, meron din po ako. Alam nyo, ginong Pangulo, napakasakit po para sa akin magsalita ng ganito dahil galing po tayo sa House of Representatives. Kayo, ginong Pangulo, Senator Risa, Senator Sunny, Senator JB, Senator Will, Senator Mark, lahat po tayo galing ng House of Representatives. Ako po, ginong Pangulo, wala akong Joel Villanueva kung walang House of Representatives. Lahat po nang natutunan ko, paano akong makakapag-contribute for nation building, natutunan ko sa House of Representatives. Kaya masakit po sa akin, ginong Pangulo, ang makita 90% ng reklamo, House of Representatives. Nagkataon mo po ito, ginong Pangulo? Pagsasalita na po ako, yung alam ko ho, personal, hindi lang yung sinumbong sa akin na sinasabi kong 90%. Sa aking lalawigan, ito yung pinakamasakit. Lalawigang tinubuan ko, Mr. President. 20 taon mahigit ang hinintay bago nagkaroon ng representante ang dakilang lalawigan ng Bulacan dito sa bulwagang ito. Tapos may ganito, Mr. President. Nakausap ko yung mga konsyal, nakausap ko yung mga kapitan, nakausap ko pati Toda, Mr. President, na ginamit ng mga kongresista doon. Doon nga po sa Hagunoy, pinapirma sila. Sa Hagunoy, Bulacan, hindi alam kung ano yung pinipirmahan. Meron pang iba sabi, online game lang. Nanalo kang 300 pesos, i-gcash sa'yo. Bigay mo lang yung telepono mo. Nandito po. At hindi kagaya noong mga nagpalabas ng TV ad at nagpupush ng peking inisyatibo na ito, hindi nila mapinpoint kung sino sila. Handa po ako ibigay ito. Handa akong sabihin kung sino itong mga ito. Ipakita itong mga ebidensya na ito, Mr. President. I'm just wondering, Mr. President, bakit ganito? Nakita ko po si Senator Cynthia Villar, galing din po sa House of Representatives. Bakit ganito, ginong Pangulo? Hindi ho ba pagpapalit ng kalye, pangalan ng kalye dito sa Pilipinas? Pag pinapalitan po ang kalye, pangalan ng kalye, ginong Pangulo, matanong ko po ang ating distinguished colleague, pag pinapalitan po ba ang kalye, pangalan ng kalye dito sa Pilipinas? Pagkatapos po bang maipasa sa House of Representatives, batas na po ito, palitan na ang kalye? Hindi pa, ginong Pangulo. May Senado pa? Nadaan pa yan sa Senado. Pagkatapos may bicam, Mr. President, hindi pangalan ng kalye ang pinapalitan. Kaluluwa ng bayan natin ang pinapalitan. Na for almost 40 years, hindi ginagalaw. Na for almost 40 years, hindi basta-basta pinakikialaman. Bakit kaluluwa ng bayan to? Now you see with your own eyes on television. Now you hear the complaints of the people. And I will use and borrow the words of Senator Bato de la Rosa. Yung mga nagdarahop, yung mga naghihikahos, mga nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng ayuda ng gobyerno, umaasa sa tulong ng gobyerno, pagsasamantalahan natin para lamang ma-extend ang termino natin, para lamang ma-abolish ang Senado. Mr. President, kung gusto ng taong bayang i-abolish ang Senado, I don't mind. If it is the will of the people, I don't mind. Ano mang klaseng gusto ng ating mga kababayan, ipuntahin, dalhin man ang ating bayan sa kangkungan, dalhin man ang ating bayan sa impyerno, kung yan ang gusto ng taong bayan, susunod.
tayo. Nirespetuhin natin. Pero Mr. President, Mr. President, inong Pangulo, kung ayuda ng gobyerno, ipagkakait mo. Kung hindi ka pipirma, hindi ka makatanggap. Hindi ka makakatanggap.